Si Aljur Sanchez and Dito Idol lumapit sa atin para ireklamo po ang isang hepe ng Philippine Army sa ginawang sexual harassment sa kanya noong January. Ano po yung reklamo niyo kay Colonel Migote? Nakikinig na po siya? Sige po, ikwento niyo sir. Yung pinahawak niya po yung sa akin yung titi niya. Tapos pinatsupa po niya yung titi niya sa akin. Bakit niya po ginawa yon? Sa kadahilanan pong may pagkasilayas po siya. Hindi, bakit nga po nagkaroon kayo ng ganung ugnayan ni Colonel? Nangingi po sana ako ng tulong sa kanya para tulungan niyo po akong makapasa sa Neuro or makapag-apply sa iba at may pasa po. Pero gusto mo maging sundalo? Opo. So nagpatulong ka sa kanya? Opo. Paano niyo po siya nakilala? Sa tuwin ko po na dating sundalo po. Colonel Migote, magandang hapon po. Kilala. Colonel, andito po si Mr. Sanchez. Kilala niyo po siya? Opo, sir. Opo, sir. Pinasubo niyo na po yung inyong ari sa kanya? Yan ang sabi niya. Mm-hmm. Nandun na nga siya sa, no, sa 51st Engineering. Process naman na siya doon. Okay. So, pasado na siya? On process pa lang po. Di pa po ako tinetext para po sa result po sa interview. So, hindi pa sigurado? So, hindi pa raw sigurado siya? Sayang yung pagtsupa niya sa'yo kung hindi siya sigurado maging sundalo daw. Parang ganun natang dating niya. Loko ba? Kausapin ko nga po para... Ayan sir, mag-usap na kayo sir. Sige, kausapin mo siya. Lokong pata to. Anong naging problema mo? Pinapapunta na sana nga ni ano doon kahit kausapin ka. Ano ba naman mga iniisip mo? Kasi lagi ko lang pong naiisip yung mga ginagawa mo po sa akin eh. Kahit na ano first time lang po yun sir. Paano ka makakapaso na ganyan kung ganyan naman yung iniisip mo? Pumunta ka na doon kay ano, si Colonel Dayaw. Na nag-usap kami. Anong gagawin niya po kay Colonel Dayaw? Kasi on process nga siya. Kasi marami sila. Maghantay lang po sila. So sir, sigurado po siyang matatanggap? Yun po yung gusto niya malaman. Ayun, hindi ko po ma-sure po kay, ano, kay Colonel Dayaw kasi hindi naman po ako yung nag-ano doon sa kanya. Kaya po siya napunta rito, sir, kasi gusto niya masiguro na talaga siya maging sundalo dahil itinaya niya po yung kanyang puri kapalit ng kanyang pagiging sundalo. Eh kung gano'n rin lang pala, eh kaya siya nagreklamo. Ibang klase rin, ano, ang isip ng batang to. Pagkalakalakan ko po yung nawala, sir, eh. Para na po din akong bakla nun. Gusto maging sundalo? Opo. Bakit sa ganung paraan, ibinenta mo yung puri mo? Meron ka rin kasalanan opo, dito. Opo. Para ay makapasok ka ng mabilisan at hindi ka na dumaan sa proseso, parang katamaran yan, gusto mo ma-skip yung proses, nagpatsupa ka. Hindi po, sir. Hindi ka gumaya sa iba na talagang dumaan sa butas ng karayom. So kung akong tatanungin mo, hindi ka karapat-dapat na maging sundalo. E paano pag sa gera, makorne ka ng kalaban mo, papatsupa ka para huwag ka ng barilin? Si Colonel daw ang nagpa. Ha? Si Colonel ang inano na. Ah, si Colonel. Si Colonel po yung nag-ano po. Ah, si Colonel nagpasubo sa'yo? Opo. Maski na. Eh, ba't ka kasi pumayag? Napangakuha niya po ako na... Kaya nga, sir, kaya nga yung sinasabi ko sa'yo, Mr. Sanchez, dapat ginawa mo yung tulad ng ginagawa ng lahat na gusto maging sundalo, dumaan sa butas ng karayo, mag-exam, neuro exam, at magsabit ng mga dokumento at kung ano-ano pa. Eh, yung sa iyo, gusto mo yung easy way in eh. Dito kasi, pag pumunta ka, handa kang mag-isa rin. Hindi pwede ang gigisahin ko lang inireklamo mo. Opo. You have to make sure na malinis ka rin. Opo. Dito, hindi ka malinis sir eh. May problema ka rin eh. Opo, may pagkakamali. Kaya kita pinaupo lang dito dahil may problema din si Colonel. Dapat hindi niya ginagawa ito sa mga gusto maging trainee. So Colonel, may pag-asa pa ba siya daw maging sundalo? Nasa kanya lahat yun. Wala sa akin yun. Colonel, may iba kong usapan. Kanina ka pa tawan-tawa. Nag-enjoy ka ba? Kanya. Wala naman sir. Na negative yun. Anong ebidensya na talaga nangyari yun? May bukol po sa ari niya po. Okay, Colonel, hindi ka na makadeny. Ebidensya raw talaga nangyari yun. May bukol daw sa ari mo. Hindi naman siya pwedeng, basta na lang napapasok siya, no? Hindi siya mag-undergo ng yung regular processing. Sana, sabi mo hindi, dadaan ako sa tamang proseso. Mag-exam po ako kung ano yung narapat gagawin ko. Eh, ang gusto mo yung madalian eh. Ibinigay mo agad sarili mo. Sundalo ka dapat, matatag ka, matapang ka, at talagang lahat ng klaseng mga pagsusubok, ipapasa mo. Lalabanan mo kung ano man yun. Lampasan mo. Ganun ang sundalo. Colonel, ngayon naman po sir, ito po masasabi ko sa inyo. Wala ho kaming problema sa mga gay at bisexual. Pero sana sir, huwag niyo na pong gamitin ang inyong pwesto para naman kayo po ay makapagsamantala at maisa katuparan po yung inyo pong kagustuhan. Huwag niyo na po ulitin yun, sir. Ah, sir. Siya naman po yung negosyo, sir. Siya po yung sumupa sa akin.
Eh pero kayo po, Kernel, you should know better. Sana po mataas ang standard ninyo, mataas ang integrity ninyo. Sinabi mo, ayoko mag ayoko isubo yung titi ko sa iyo, Kernel ako. Ikaw ay magte-training pa lang. Ba't kita papatulan? Ba't mo pinatulan, sir? Pasensya na lang po, sir. Tama kayo, sir. Pabuti naman, sir, at inamin yun agad. Eh, hindi na tayo matagalan pa rito at magdidebate tungkol dyan. Sige po, Kernel. Kernel Villanueva, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Rafi. Sir, ano na pong status ni Colonel Rogelio Migote? Sa ngayon, Rafi, ano, as soon as natanggap nga natin yung referral na rin ninyo, at saka nakita na rin naman natin, napanood natin yung interview nga ninyo sa kanya. Opo. Immediately the following day, ano, he was ordered relief from his designation, okay, as deputy chief of the Army Human Rights Office. Ano. Hindi ba siya pwedeng matanggal dahil po dito sa kanyang ginawa? Yung kanyang ginawa, no, medyo pinag-aaralan pa rin naman yan. Of course, we will give him the due process. He is now undergoing administrative investigation, and depending on the result of investigation, doon natin malalaman kung ano talaga yung penalty na pwede natin i-impose. Mabigat na pagkakasala yan, at kung talagang mapapatunayan yan, ano, magiging mabigat din ang... Sir, siya po mismo umamin on air. Just the same, kung talagang inamin na niya yun, ano, that there's already a probable cause. Nasaan po ngayon si Colonel Migote? He is now placed under Army Holding Center.